Okay, recording. Alright, what's up guys? So, ito. Welcome to my channel. This is John M. This will be our second video. And for today's video, iti-check naman natin yung microphone na nabili natin para sa ating DJI Osmo Action Camera 3. Ayan. So, ang pangalan nga pala ng microphone na nabili natin from Lazada is the Sunny Life MC490. So, ang maganda rito is Type-C na siya. Wala nang adapter na kailangan. So, ngayon, te-testingin natin kung kamusta ba yung sound quality niya. Okay? Tapos, bibili na rin tayo ng ulam natin. Ayan. So, maraming purpose to. Maraming purpose tong video na to, guys. Ito rin yung very first time na itatest natin yung ating camera. Titingnan natin kung ano ba yung itsura or quality ng kanyang video kapag nakasakay tayo sa motor. Ayan. Testingin natin yung camera. Testingin din natin yung microphone. At the same time, para quality na rin, bibili tayo ng ulam, hapunan. Ayan. Okay? Alright, so 5:27 ngayon ng hapon. Hopefully, maayos pa yung video na makuha natin kasi medyo paggabi na. At ang mga cameras kasi paggabi, hindi na ganun ka-quality yung video. Pero mukhang maaraw pa naman. So, para makita natin yung full capability ng camera natin. Ayan. Alright, let's go. Ayan, okay. So, share ko lang din guys yung settings ng camera na gamit natin, yung video mismo, is mag-try muna tayo ng 180p and 60 frames. And tingnan natin kung quality na yung mga videos. Gusto ko sanang gamitin yung 4K, 60 frames, kaso medyo malakas yung kumain ng memory. At hindi pa ganun kalaki yung memory card na gamit natin, hindi pa tayo nakakabili. Siguro, in the future, pag nagkaroon na ulit tayo ng mga funds, pwede tayong mag-invest para sa memory card. Ayan. Okay. Ito yung ano, yung SM Caloocan. Ginagawa pa lang siya ngayon, guys. Parang 2 years ago nung sinimulan. At ngayon, malapit na rin namang matapos. Hindi ko alam kung matatapos ba yan in a couple of months. Pero siguro, mga December pa yan. So, inayos din nila yung, ano, yung kanal. Kasi makita nyo naman, medyo traffic. At saka, malubak yung daan. So, ito yung gagawin din nila ng paraan yan. Alright, ganda. Wow. Okay, so ang camera settings pala nito is pagdating sa view mismo, meron siyang tatlong option. So meron yung standard D-Warp at meron yung wide, which is yung gamit natin ngayon, at meron naman yung ultra wide. So for motovlogging, I think maganda na yung middle, no? Sakto lang, kita niyo yung view, kita niyo yung pretty much yung nakikita ko. Kasi kapag kayo ultra wide na, medyo parang weird na. At unnatural yung looking ng video. Ganda nung araw. Yun. Okay, nakababa pala yung visor ko ngayon. Try nating buksan. Okay. So ito, bukas yung visor natin. I'm not sure kung malakas yung wind noise. Pero testingin pa natin mamaya.
for now. Alright, okay guys, so ang gamit pala nating motor is ang ADV-150. So, nabili natin siya in 2022. At parang couple of months na lang lalabas na yung ADV-160. Kaya lang, that time kasi hindi pa siya available sa market. So, wala pa talagang unit yung mga motorcycle shops. So, happy naman tayo with the 150 so far. Yung performance niya for the past 2 years or more, okay naman. All stock, wala pa akong pinalitan dyan. Meron siyang, I think, 9,984 kilometers. At nakapag-rides na din ako dito. Ang pinakamalayong narating na ADV natin is yung Dingalan at yung Aurora, Quezon. Ayan. So, all stock yan. Yung gulong, stock gulong pa rin to. Actually, yung iba, pag bumili sila ng motor, pinapalitan nila agad yung stock kasi madulas. So, tip ko lang, no? Ang developer or builder ng mga vehicle, mapa motor man yan, mapa sasakyan, lahat yan, na-test nila. Hindi sila maglalagay dyan ng any parts na maglalagay sa peligro ng buhay ng mga motorcyclist natin. With that being said, so yung standard ng tires na nilagay nila dyan, na test and alam nila na safe gamitin. So hindi naman dapat palitan yun. Ngayon kasi, kaya nagiging madulas yung mga stock tires ng mga motor or ng mga sasakyan. Hindi lang motor but also yung mga sasakyan brand new. Is because nilalagyan nila to ng parang something parang layering na syempre masastock to ng matagal and ayaw naman nilang lumutong yung rubber kaya nila ginagawa yun. So may mga tips naman na pwede mong gawin para hindi masyadong maging madulas yung gulong mo. At speaking of that, pagdating sa pagbe-break-in, hindi lang po yung motor yung bine-break-in but also yung gulong. So, pagbago yung motor mo, make sure lang na hindi ka masyadong maghaharurot kasi duduras ka talaga. So, doble ingat. Okay? So, ayan. Ang naging supply ko lang dito sa motor na to, actually, hindi yung motor mismo, but ako yung may-ari, is yung nag-DIY ako ng paglalagay ng coating. Yan, nilagyan ko ng coating yan, DIY. Ang problema, nilagyan ko rin itong mga plastic na to. Tapos, after kong lagyan, kinabukasan, namuti na siya. Not sure kung nakikita nyo, ha? Pero ayan, no? May mga puti-puti siya na hindi ko na matanggal. Kaya lang siya medyo, hindi to, ito, hindi yan dumi, kagaya nito. Ayan, yan yun, coating yan. Ito, coating yan. So, parang nanigas na siya at hindi ko na siya matanggal. Nagiging hindi lang siya visible kasi nilalagyan ko ng spray pampaitim. Pero kapag kabagong hugas yan at pinabayaan mo, pag natuyo, kitang-kita yung mga bakas ng coat. So, siguro kung bibili kayo ng motor and gusto nyo talagang makot, mas maganda yung paggawa nyo na rin sa professional. Ayan. Okay. So, ayan. Mag-test na tayo ng ating mag-run pa tayo ng mga test ng camera natin. So takbo-takbo lang tayo then later on. Diretso na tayo sa palengke para bumili ng isda yan. Okay? All right. Ayan, so iwan muna natin bukas yung helmet visor natin. Tingnan natin kung yung performance ng sound. Ayan.
So, bali yung magre-receive ng sound is hindi yung internal built-in microphone ni DJI, but yung nabili nating external mic, which is the Sony MC490. So, yung iba kasing, ano, yung iba kasing microphone, kailangan pa ng adapter, Type-C adapter na ikakabit mo doon sa camera. Then, saka mo palang makakabit yung mismong cord ng mic, ng microphone. But ito, since Type-C na siya, and according dun sa link, dun sa mga reviews, is compatible talaga siya sa DJI 1, 2, 3, and 4. Then, kaya ako siya binili at tinesting. So, hindi naman siya ganun kamahal. Actually, yung presyo nito is right around 495. And kung magiging maayos naman yung buga ng sound natin dito, then malamang ito na yung talagang fit na microphone for vlogging. Ayan. Alright. So dito na tayo iikot. Medyo upod-upod na nga yung gulong ko guys eh. Siguro, bago mag-December, papalitan na natin yung gulong natin. So, dual sport tires pa rin yung ipapalit natin. Kasi, madalas tayo sa... mahilig tayo mag-rough road. Kaya yun yung adventure eh. Kumbaga, takbong ano lang. Takbong pogi lang. Yan, yung tawag nila doon. Takbong pogi. Liliko na tayo dito. So maganda rin, no? Aabutan natin yung medyo pag baba ng araw. And makikita natin kung ano naman yung performance ni camera pagdating sa low light. So talagang hinahanap ko talaga is yung Action 4 eh. Kasi nung tinitingnan natin yung reviews, talagang sobrang laki ng difference niya pagdating sa low light, kahit na i-compare mo pa dun sa latest version ng GoPro, which is yung GoPro Hero 12, talagang sobrang laki ng difference at ang ganda niyang kumuha. Well, hindi naman ganun kaganda, but nakikita mo, mas visible, less noise, yung video quality na makukuha mo dun sa DJI Action 4. Yun kasi yung feature kasi niya is yung lens niya mismo is mas malaki. Definitely, nakaka-capture siya ng mas maraming light compared dun sa previous version ng Osmo Action Cam. Yun nga lang, di available si Axie Adventure Pack. So, dito tayo sa Osmo 3. Yan, di naman tayo papahuli dyan. Nilabas to nung 2023, early, and late 2022. Hindi ko pala sigurado guys since if naririnig nyo pati yung hinga ko, no? Kasi kanina medyo hinihingal tayo. May kabigatan yung motor nilabas ko dun sa garahe. So pasensya na kayo if medyo, kung hindi man maayos yung audio, pasensya na kayo. I-upload pa rin natin to sa YouTube kasi syempre, review naman to eh. Hindi naman to actually yung adventure vlogs natin. Kumbaga, testing pa lang tayo ng mga instruments na gagamitin natin for motovlogging. Ayan. Alright, so baba ulit natin yung visor natin. Okay. May wind noise pa ba guys? Kamusta naman yung sound kaya nito? Kanina tinesting ko sa bahay. Okay naman, malinaw naman siya. Hopefully, kapag ka nasa motor, maayos naman at malinaw. Hindi ganun kalakas. Kung malakas man, bababaan natin yung settings sa camera. Madali lang yun. Pinodo ko ata siya kanina. Noise reduction, naka-off. Or naka-on, sorry.
Kinalibrate ko rin guys kanina yung not sure kung anong tawag doon, but yung horizon, ayan, horizon balance ng camera natin. So, calibrated siya. Hopefully, maayos naman yung leveling niya. Hindi naman siya maalog. Sana tama rin yung paglagay natin ng camera at kita nyo ng maayos yung dinadaanan natin. Ayan. So for 2 years na gamit ko sa ADV, sobrang happy ako kasi actually binili ko to dahil sa itsura niya. Hindi nagmamotor ako since 2012. At ang unang-unang motor ko ay yung Fury 125. Tapos nag-switch ako sa scooter. Noong pandemic, nilabas sa ADV 150. Wala akong planong mag-upgrade talaga kasi maayos naman yung Fury ko kahit 10 years old siya. Kaso, nung makita ko to, panaginipan ko talaga at gustong-gusto ko yung kulay na rin. So kaya ito yung binili natin. At happy tayo, satisfied. Siguro yung downside lang na nakikita ko dito is yung upuan talaga. Legit naman yung sa 150, no? I think sa 150, so 160 kasi okay na siya. But sa 150, dumudulas. Masakit sa puwet. Unless i-upgrade mo. Pero hindi kasi ako mahilig magkabit ng accessory sa motor. Parang mas napopogian ako kapag ano lang siya, pagka stock lang. Kanya-kanya namang preference yan eh. Kanya-kanya namang style yan. So ako, mas gusto ko yung wala masyadong accessories. Yan, so medyo low light na. Sana maganda yung capture ng video natin, no? Sorry guys if nagbabalak akong umovertake. Pero safe naman yan. Basta ingat lang. Okay, pasensya na sa pangangamote guys. Medyo mahaba yung pila dito. Kabisado naman natin yung daan dito. So, baka gabi na rin kasi tayo masyado at magluluto pa tayo ng ulam. Yan. Kakaliwa na tayo dito. So, dito pala yung papunta ang Caloocan Sports Complex. Baka busy ng sports complex dyan. Laging may event. Which is maganda kasi nai-utilize yung, ano, yung pera ng taong bayan, di ba? Hindi na sayang. Naging purposeful yung pag-ano nila, paggawa nila. So, dito, sa may bandang Sarsaranay, ang tawag dito, malapit sa Pagumbong, may mga banjeto dyan sa gabi. At talagang pinapaganda nila siguro dahil na rin sa SM, may mga ilaw pa yan sa gabi. Yung linya na yan, may ilaw dyan. Ayan, yung banjeto. So, sobrang buhay na buhay yung nightlife dito. Akala ko, kasi before, tuwing Christmas or holidays lang nila, kinakabit or inaalaw yung mga stalls na yan. Pero kasi ngayon, parang naging pangmatagalan na whole year round. Ayan. So, hindi pa bumubukas yung ilaw kasi may, ano pa, may liwanag pa. But, ang nilagay nila dyan is yung solar lights. Ayan na. Ito mo, umuilaw siya sa ilaw ng masasakyan. Kasi nga nawawalan ng liwanag. Ang galing, oh. Oo, diba? Ayat, ang galing. So, good project yan. Okay, yan yung SM. Bali, lumabas na tayo sa may bandang kanan niya. Ayan. So, maliit lang yung space dito. Sigurado, traffic yan. Tapos, tapat pa sila ng Caloocan Sports Complex. Ito yung Caloocan Sports Complex. Ayan. Ganda. Tapat sila ng SM. May swimming pool din dito. Kaso, bihira nilang paggamit eh. Ganda dyan kapag kagabi guys, maraming ilaw. Tapos pag binuksan na nila yung LED television na yan,
Ang ganda. Ang ganda ng effect. So, pwedeng-pwedeng mag-jogging dyan. At mamasyal. Yan. Yan yung sinasabi kong medyo baha na part. Kaya minsan nakakatamad maghugas ng motor eh. Kasi dumudumi yung ilalim. Pangalan pala ng motor natin guys is Friday. So bali dito, kakaliwa na tayo. Doon yung papuntang palengke. Shoutout sa mga tiga Bagumbong dyan. Subscribe na kayo sa channel ko. Okay, kalimutang sumignal. Good boy, good boy. Ga pala guys, sa Clean Fuel, parang partnership sila ni Pure Gold. Basta may Pure Gold card ka, meron kang discount na 3 pesos per liter. Laking tipid nun ha. So, share ko yan sa mga nanonood ng video na to. Pag may Pure Gold card kayo, 3 pesos less per liter sa gasolina. Laking tipid niyan. Laking tulong yan. Especially ngayon, napakataas ng gas. Paalala niyo guys pala yung bibilin ko. Salmon belly. Salmon belly. Sinigang. Gagawin natin miso. Uy, ganda ng araw. Wow. Lo, di nakita. Oo. Hindi nakita yung araw. Sayang. Masyado na siyang mababa. Hindi na siya kita. Okay, dito na tayo sa palengke. Tingnan natin kung saan yung kung saan nakakabili ng salmon belly dito. May salmon belly po kayo? Ulo lang. Belly sana, belly. Thank you po. Daming mga titinda ng isda sa gilid. Malamang may salmon belly dyan. Hoy, shoutout Sec Moto Supply. Boss B. Ayan. Shoutout. Ayerok si Kuya. Hanap tayo ng pwede nating parkingan dito. Ito lang yung medyo medyo mahirap sa palengke. Hindi ka makahanap ng ng parking. Iwan na lang muna natin somewhere sa gilid to. Uy, oh. Sports car. White. Wala na. Gilid-gilid tayo dito. Gilid tayo ng
salmon belly. Tingnan natin kung meron dito. Park muna tayo. Park, park, park! Mag-istorbo muna tayo. Teka lang. Ah! Tingnan natin kung may salmon belly dito. Kasi parang wala. Wala. Wala guys. Ayun, meron. Ayun, pink salmon. Teka, kuha tayo ng ano. Kuha tayo ng pera. Yun, yung pink salmon. Hey, boss! Magkano po kuya dyan sa pink salmon? Tutet kalahate. Patingin ng kalahate. Hey, boss! Bilhin ka. Okay. Kalahati na yung bilhin. Parang marami yung nabili natin, pero pwede naman nating ulamin yan sa mga susunod na araw pag sobra. Ano ang tawag dito, ma'am? Ha? Ano to? Mustasa. Mustasa, ayun. Sa mustasa. Hindi ko sigurado kung yan yun. Oo. Oh. Tsaka ito. Pwede isa lang? Ayan. Tapos ito. Tsaka miso. Ay, sorry. Oh, ano yan? Magkano yan? Parang madami. May mas... Sige, yan na lang. Yan ang miso namin. Yan lang. Yan, sige. Ah, yung ano... yan, isa niyan. Tsaka isa nun. Magkano po lahat? Magkano po? 50. May discount po ba? Biro lang. Salamat, ma'am. Solve. Okay. Ayan. Balik na tayo, guys. Dadala lang tayo sa butika para bumili ng ano, ng gamot. Then ano na tayo. Pack up na, pack up. Medyo maitim yung ulap po. Oh. Ulan kaya? Ano tumutunog na yun? Doon pala sa isang motor. Medyo parang may masakit dito sa gilid, guys. Hindi ko alam kung ano yan. Baka yung cord ng microphone natin.
Medyo masikip kasi guys yung nabili nating helmet. Hindi ko alam kung lumaki ba yung ulo ko. O talagang ano, talagang maliit yung helmet. Hindi ko lang alam kung anong size to, nakalimutan ko na. Hindi rin naman to small, baka medium. Siguro yung next. Kung large na ba yun, baka. Yeah. Yeah. Dito na lang tayo daan kasi gel lang naman sa likod ng pader yung butika. Yan. Pagbilan po. Antihistamine. Oo. Yung isang ano, isang isang banig. Yan, gamot sa allergy, guys. Yan. Wala na naman yung wallet natin. Bali tong banda sa amin, parang dulo ito eh. Dead end na kasi dyan. Yung huling kalsada dyan is yung Villa Luisa. At yung mga sasakyan usually hindi nakasya pero pwedeng daanan ng tao. May part dyan na pag ano, pag dinaanan mo or pag binagtas mo, ang labas mo sa gubat sa syudad. So parang portal, no? Ganun siya kadulo kasi boundary na rin ito ng Bulacan tsaka Caloocan. Ayun, sakto. Ano ba to? Ihaw ba to? Ayun, bilihan ng ihaw. Ayun. Order na tayo para kunin na lang natin. Kumunta tayong pera. Okay. Just kunin na lang natin mamaya. Magkano po isa nito? 15. Apat po. Balikan ko na lang. Bayad. Balikan ko na lang po. Salamat. Ang weird lang. Iba pala yung ano, yung feeling ng may naka-attach na camera sa helmet mo. Tinitingnan ng mga tao. Curious sila. Yan, shout out. Right. Tingnan nyo lang ito. Not sure kung kita pa, ha? Kasi night mode na. Night mode gaming na tayo. Tayo dito. At that's it. At yun yung naging ano natin, result natin for today's video. So, na-testing natin yung microphone. Hopefully, maayos naman yung result. Na-testing natin yung camera. Sakto rin, no, na pakita ko rin or makikita natin kung ano ba yung itsura niya sa night mode at saka sa
sa daytime. Hopefully, maayos yung kuha natin. So, kung hanggang ngayon is nanonood ka pa, maraming salamat sa pagtangkilik mo sa video natin. Hopefully, maging walang sawa kang sumuporta sa channel at maraming salamat sa panonood at pagsuporta. So, hanggang dito na lang. Tatapusin na natin ang ating vlog for today. Thank you so much and till next time. Vroom, vroom. Right?